ตึงยาวหมดคนติบทีนี้ติยาวครัชกูชาคือบอกติมติยาวติยาวสิบองค์ในสปิสมีสักเขาอีสิบเซลติยาวติมาดmagkaka-menstruation na ata ako. Nagdadalaga ako, nagbibinata ako. Yes, party po yan, kaya ka tinitigyawan. Isa sa mga dahilan yan, kaya ka tinitigyawan. At ganun din ang lifestyle mo. Pero huwag natin isisi lagi sa kanila. Magtanong tayo sa doktor. Alamin natin kung ano ba talaga yung cause ng tagyawat natin. Huwag tayong nanghuhula. Hi everyone! Nagbabalik na naman po ang inyong Viva! Viva Gandashen! At kung bago ko pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. Marami kang matututunan dito. Another sharing is caring video na naman po tayo at mag-share po ako ng aking kaalaman about skincare. Sa video na ito, aalamin natin, hihimay-himayin natin kung bakit nga ba tayo tinitigyawat. Yung mga bagay-bagay na ginagawa natin na bigla na lang may susulpot na tagyawat, konting kain mo lang ng chocolate, kumain ka lang ng kapiranggot na mani, tatagyawatin ka na. Mahawakan mo lang yung mukha mo. Tatagyawatin ka na, ganun ka-sensitive ba yung mukha natin? Una sa lahat, bago ka mag-eksperimento, magpakonsulta ka muna sa doktor. Dahil napakaswerte natin dahil meron pong PDS o tinatawag na Philippine Dermatological Society na nagbibigay ng free consultation. Ang dapat nyo lang gawin ay bisitahin ang kanilang website pds.org.ph o kaya pumunta kayo sa Facebook page nila. Magtanong na kayo doon, alamin ninyo yung proseso kung paano kayo makaka-avail ng kanilang free consultation. Huwag tayong magdunung-dunungan sa ating skin, lalo na kapag meron po kayong mga severe acne or meron kayong irritation, eczema, or malalang sakit sa balat, magpakonsulta muna po tayo kasi free naman po sa PDS. Pakatandaan natin guys, ang problema sa balat ay problema ng pangkabuuang kalusugan. So guys, kung ang issue mo ay bigla-bigla na lang tumutubo ang iyong tagyawat, kung ikaw ay babae, i-consider mo to, baka magkakaroon ka na ng menstruation, baka may hormonal imbalance ka, o nagbibinata at nagdadalaga ka. Kasi parte yan ng growth ng tao at tagyawatin ka. Pero syempre, dapat mo i-treat yung tagyawat mo. Huwag mong hayaan dahil sa parte siya ng pagbibinata at pagdadalaga, hahayaan mong kumalat. Huwag po, hanggat maaga ay agapan. Minsan guys, may kinalaman din po sa pagkain ang pagkakaroon ng tagyawat. Katulad na lang kapag mahilig kang kumain ng mga mamamantikang pagkain, mga matatamis, sobrang alat, yan, tatagyawatin ka. Guys, ang ating balat ay may tinatawag na pores or maliliit na butas. At sa mukha natin, merong mga maliliit na maninipis na buhok. At doon sa buhok na yon, yung dulo nun, and tapos may pag-anon, yung parang, ayan, basta bilog na yan. Ang tawag dyan ay hair follicles. Ang tawag sa dulo ng buhok na nasa balat ay hair follicles. So, malapit sa hair follicles, ang pinaggagalingan ng langis o oil. Guys, normal po yun. Hindi masama yung pagpuproduce ng langis ng muka. Ang masama dun kung sobra yung pagpuproduce. At mamaya tatalakayan natin kung bakit ba nasusobrahan sa pagpuproduce ng langis ang iyong skin. Guys, magpasalamat kayo kung nagpuproduce kayo ng oil sa mukha. Huwag lang yung sobra. Kasi alam nyo guys, yung oil na pinuproduce nyo sa mukha nyo, siya ang nagbibigay din ng protection again sa bacteria at saka yan po ang dahilan kung bakit hindi sobrang dry, hindi tuyot ang ating mukha. Nagiging shield siya o panangga laban sa mga masasamang elemento. Elemento sa ating kapaligiran, yung mga dust, yan. Robio, germs, yan. Protection po siya. Pero syempre guys, pag nararamdaman nyo na talagang sobra na yung pagmamantika ng mukha ninyo, parang pwede nang magprito at pwede nang dumulas ang piso, maghilamos na kayo. Yan. Kasi kapag sobra yung pagpuproduce naman at sobrang tumatal na yung mantika sa mukha nyo, ito ang mangyayari. Magkakaroon din ng clogging, magka-clog yan. Babara. Yung, limbawa yung mga na-trap na dumi, di ba? Imbis kasi na, guys, imbis na limbawa itong dumi na to, dahil may oil yung mukha ninyo, imbis na pumasok agad siya, na ano niya, na
nasi-shield niya, napoprotektahan niya, kakapit muna siya dun sa oil. Kaya lang, pag tumagal, syempre, pag tumagal yan at hindi kayo naghilamos, hinayaan nyo 24 hours na or 12 hours na, hindi pa kayo naghihilamos, galing kayo sa labas, may dirt dyan, kaya nagtatrabaho kayo sa construction, madudunging lugar, at hinayaan nyo, hindi kayo naghilamos. Guys, expect nyo, hindi na po kakayanin proteksyonan ng oil yung mukha ninyo. Ang mangyayari niyan, tatagyawate na kayo. At kapag hindi kayo nag-exfoliate ng inyong mukha, guys, halimbawa, ano ba yung tamang pag-scrub? Kailangan ba talaga mag-exfoliate ng mukha? Yes, guys, kailangan po natin. Kung masyadong pagka-scrub, ha, hindi porket gustong-gusto mo siyang kinikis-kis, edi lalakasan mo. Gentle pa rin ang paghaplos sa mukha. Kasi guys, kapag hindi tayo naghihilamos ng maayos, pag hindi tayo nag-scrub ng mukha, ang mangyayari niyan, guys, matatrap, magka-clog, babara yung dumi dun sa pores. Tapos tutubuan siya ng mikrobyo na magiging sanhi ng tagyawat mo. Isa pang dahilan, puyat. Yan talaga. Guys, malalaman mo ang tao kapag mahilig magpuyat yan, ay hindi healthy ang kanyang skin. Kung hindi nyo may iwasang hindi magpuyat dahil ang trabaho nyo ay, halimbawa, nasa call center kayo, nasa production kayo, talagang kailangan ang gabi mo ay gagawin mong araw, ganito ang gawin mo, guys. Hanggat maaari, kumplituhin mo yung tulog mo. 7 hours, 6 to 7, okay na. Kasi hindi na, lalo na pag tumatanda ka, swerte mo kung mabuo mo yung 8 hours. Anong gagawin mo? Minum ka ng mga supplements na may melatonin. Yon. Para, kasi nga, minsan, lalo na tayo kapag pagod na pagod tayo, kahit gusto nating matulog dahil pagod tayo, hindi tayo makarelax. Kahit tulog na tayo, gumagana pa rin yung ating utak. Pag nai-stress tayo, guys, alam nyo ba, pag nai-stress tayo, nagpo-produce yung katawan natin ng tinatawag na cortisol. Dumadami yung cortisol sa ating katawan na dahilan ng ating tagyawat. Ako kasi, guys, ako bilang mother, hindi rin ako kumpleto yung tulog ko. Pero mini-make sure ko na umiinom ako na maraming tubig, meron akong supplements para sa skin ko, may vitamins akong tinitake, and kapag merong time na para mag-nap ako, at least kukumpletuhin ko yan. Putol-putol man, pero may time para mag-rest yung katawan ko. Tapos ginawa ko guys, yung kwarto namin, diniliman ko para hindi masyadong pumapasok yung araw, yung sun rays. Kasi yung katawan natin, kapag may nasisilip yan, nararamdaman niya na may liwanag, hindi siya nakakapag-relax. Isa pang dahilan, yung makeup natin. Yes. Kasi may mga makeup na yung ingredients niya oily, merong mineral ingredients, mineral oil. Then, ugaliin po natin na magtatanggal tayo ng makeup kung hindi naman kailangan. Huwag mong patagalin yung makeup mo. Pag hindi na kailangan, nakauwi ka na ng bahay, tanggalin muna siya agad. Okay? Ako, ginagamit kong pantanggal itong VCO, Virgin Coconut Oil. And then, gagamit na ako ng pang acne na or pang pimples na facial wash. Pag gumamit ka ng makeup, huwag kang gagamit ng facial wash na sobrang mild kasi hindi rin niya matatanggal yung makeup dun sa mukha mo. Yun. So kung gusto mong makamake sure na talagang sobrang tanggal yan, pwede kang mag-VCO and pwede ka rin mag-micellar water. Pero make sure na babanlawan mo pa rin kasi ang micellar water, guys, hindi siya binababad sa mukha at hindi siya inililive lang sa mukha. Kailangan mo siyang banlawan. Then ito, guys, ugaliin nyo rin po maglaba, magpalit ng punda ng unan. Okay? Kasi bakit? Unan nyo malapit sa buhok, yung bakterya ng buhok mo, yung oil ng buhok mo ay pupunta rin sa mukha mo. So make sure na papalitan nyo rin yung punda ng unan nyo. Kung sobrang oily ng mukha ninyo at talagang matagyawat kayo, hanggat maaari, hindi sa pag-OA ha, kung marami naman kayong punda, palitan nyo yung punda nyo. Kung konti yung punda nyo, yung mga t-shirt nyo, yung mga pambahay nyo, gamitin yung punda. Yan, guys, para araw-araw napapalitan nyo. Pero kung hindi naman, ako kasi every, dalawang beses sa isang linggo ako nagpapalit ng punda. Saka ginagamit kong punda ay silk. Maganda siya sa balat, guys. Maganda rin siya sa buhok. Hanggang maaari din, gumamit din pala kayo ng magandang shampoo. Yung hindi nakaka-irritate. Kasi minsan, yung shampoo na ginagamit natin sa buhok natin, ay nagkukos din ng tagyawat. Kasi halimbawa, nagsashampoo kayo, tapos kapag binababad nyo sandali, or yung conditioner, binababad nyo sandali sa buhok nyo, merong part dyan, lalo na sa part ng mga noo dito, sa malapit sa mga buhok, natatagyawat kayo. Pwedeng yung cost din nun, dun sa shampoo na ginamit nyo, or sa conditioner. Yun.
anihin nyo rin yun, bantayan nyo rin po yun, baka yun din po ang cause ng inyong tagyawat. Dun sa shampoo guys, bakit ba siya nakakatagyawat minsan? Dun sa klase ng shampoo na ginagamit mo. Meron kasing iba na may allergy sa fragrance, yun. So, yung mga shampoo, karamihan ng mga shampoo ay talagang mababango. At kapag sobrang bango ng shampoo, hindi po yun maganda. Ibig sabihin, sobrang daming chemical niyan. So kapag nadaanan ng shampoo yung mukha mo, make sure na babanlawan mo siya agad. Yan. Tapos, syempre, nakapagbanlaw ka na, final mo na, make sure na babanlawan mong maigi yung buhok mo. Tapos, maghilamos ka. Final mo na yung paghihilamos. Yan, okay? And then, kapag nakapaghilamos ka na, guys, huwag mong irarab yung mukha mo ng towel, ha? Make sure din yung towel na gagamitin mo ay malinis. Towel na pang katawan ay huwag mong gagamitin na towel pang mukha. Kung meron kang separate na face towel, yun ang gamitin mo. Magpalit ka araw-araw ng towel kasi tulad ng sinabi ko sa mga nakaraang video ko na parang ibinabalik mo lang yung dumi kapag pinatuyo mo lang yan dyan tapos gagamitin mo ulit. At parang nire-recycle mo lang yung dumi. Pinapadami at pinapalakas mo pa lalo yung mikrobyo na nandun sa towel na ilalagay mo sa mukha mo. Kaya laging magpalit ng towel, ng face towel. Guys, hanggat maaari, huwag hawak ng mukha. Hanggat maaari, iwasan mo kahit pa malinis ang kamay mo. Kung kapag nakasanayan mong hindi mo hinahawak-hawakan lagi ang mukha mo, makakaiwas ka sa tagyawat. Hindi mo maililipat ang mga dumi ng kamay mo sa mukha mo. Nakakasama din po pala yung lagi-laging paghihilamos, ha? Maghilamos lang kayo, yung sapat lang. Kapag dry na yung balat nyo, huwag kayong maghilamos ng 3 times. Ako kasi, pag nararamdaman kong malagkit na talaga yung mukha ko at hindi na mukhang healthy, mukha ng dubyo, tignan at oily, dun pa lang ako maghihilamos. Then, mild cleanser ang ginagamit ko. Depende yan. Ang cleanser na gagamitin mo kapag nag-makeup ka ay iba naman yung may mga acne fighting ingredients. May salicylic, yan, basta yung mga makaka-fight sa germs ng mukha. Iwasan po natin kumain ng masyadong maaanghang na pagkain. Minsan, nagkukos din po yan ng tagyawat. Marami kasi magsasabi na pag kumakain sila ng masyadong maaanghang, nagkakatagyawat sila. Kasi syempre, di ba, pag kumakain tayo ng maanghang, guys, ng maanghang, di ba, namumula tayo, tapos minsan, pag namula ka, nangangati, yon. Minum ka ng maraming tubig, guys, para hindi ka tagyawatin. Kumain ka ng mga prutas na mayaman sa alkaline, yung mga matutubig na prutas, yung pakwan, ano pa ba, watermelon, mga berries, ubas, yan, mga antioxidant. Kasi ang antioxidant, alam naman natin na nakakaganda ng skin. Yung may mga vitamin C, yan, nakakaganda yan ng skin. Dahil kapag hydrated ka, lalabas yan. Kung ano yung kinakain mo, yun din ang magiging katawan at balat mo. Kapag madalas kang umiinom ng alak, nagkukos din po yan ng tagyawat. Kapag madalas ka or addict kang manigarilyo, ay, asahan mo na. Hindi magiging magandang skin mo kapag malakas ka mag-yossi or nandyan ka sa paligid mo ay mga nag-yossi. Kung gusto mong gumanda yung skin mo, sundin mo yung mga pinapayo ko. Umiwas ka sa mga bagay na makakapangit sa'yo. Yan, okay? Sigarilyo, bisyo. Doon tayo sa makakaganda lang, di ba? At syempre guys, magandang skincare. Yung hiyang ng skincare para sa skin mo. Yung naaayon sa skin mo, ha? Kung oily skin ka, gumamit ka ng pang oily skin. Yung naaayon sa skin type mo. Yun. Ano ba yung marerecommend ko? Ako kasi ginagamit ko pants talaga. Pants na blue. Yung range na yun. Bukod sa hindi naman lagi ko siyang ginagamit kapag tinitigyawat lang ako kapag magkakaroon ako at pagkatapos ko magkaroon. Doon ko lang siya gagamitin. Yan. So, pag magkakaroon ako, yan ang mga ginagamit ko kapag may nagyawat ako. Then, sa pimple spot, yung sa, mismong sa pimple, magbibigay ako sa inyo dito yung mga possible na pwedeng pang pimples. Yan. Agapan nyo, pakatubo pa lang lagyan nyo na agad. Ito na, tapos na tayo, ang haba na ng sinabi ko. So, naibigay ko na sa inyo yung ibang mga dahilan kung bakit tayo tinatagyawat. At nagbigay na rin ako ng tips kung paano hanggat maaari maiiwasan ito at kung paano mapapaganda ang ating balat. So guys, kung nagustuhan mo ang aking sharing is caring video about sa tagyawat, i-like and i-subscribe mo na po ang aking YouTube channel, Viva Gandashan. Dito, dyan po, dito ko na lang ilalagay. Viva Gandashan, i-follow nyo ako sa aking mga social media accounts, Instagram, TikTok, Bigo,
Kumu, like a app, siyempre sa YouTube, Viva Ganda Siya. And kung meron pa kayong gustong malaman or ipa-review sa akin, i-comment nyo lang po sa comment box dito. Yan. Thank you guys for watching this vlog. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. At magkita-kita tayo sa mga susunod nating sharing is caring video. See you on my next vlog. Bye!